So, good morning mga ka-Supreme. Isa na naman po panibagong vlog sa araw na ito. At content natin ngayon is about kung paano gumawa ng thumbnail para sa ating content sa YouTube. So, first, downloadin lang natin yung app na PexiLab. Ito po siya. Yung PexiLab po is free lang po dun sa Play Store. So, puntaan natin yung PexiLab. So, nakikita po natin na blank yung ating yung canvas. So, punta tayo dito sa my dot. Hanapin natin yung image size. Tapos, punta po tayo dito sa custom. Ang pangalan na custom. Hanapin natin diyan yung YouTube thumbnail. So yan. Yan na po yung size ng ating thumbnail. Yung width niya is 1 to 80, yung height niya is 720. So okay. Ayun. So next is maglalagay tayo ng ating background. So yung gagawin natin is Halloween thumbnail. Halloween inspired na thumbnail. So maglalagay tayo na background natin na pang Halloween. So punta lang tayong gallery. Then hanapin natin yung ating thumbnail. Yung ating background. So yan, hanap tayo ng ating background. So ilalagay lang natin, i-stretch lang natin dito sa ating canvas. So yan, meron na tayong background. So ano ba bang kulang? So maglalagay tayo ng ating picture. So dapat guys, yung ating picture is nakakrap na, wala na siyang background dapat sa paligid niya. So meron na akong dito na crop. So hanapin na natin. Example, eraser. At hanapin lang natin yung ating kinap na picture. So example to. Okay lang po. Diyan, lagay natin dito. So, pasensya na po kung wala siyang katawan. Hugot lang po siya. So, ilagay natin dyan. So, yung ating clean up na picture is lalagyan natin ng dito sa mga options sa ilable. Makikita nyo po itong sa 2, 3, 4, 5 options. So, pag image, punta tayo gitna. So, lalagyan natin siya ng shadow. So, ano ba yung mga gusto nyong kulay? So, yung sa akin, yung gusto kong ikulay sa kanya is yellow para medyo may ilaw dun sa kanyang back, sa may likod niya. So, lalagyan natin ng yellow shadow. So, enhance natin. So, yan. Next is yung inner shadow. So, lalagyan natin siya ng I think is dark siguro. Ayos. So, ano bang kulang ba? Is yung wordings ng ating thumbnail. So, ano ba yung mga magagandang fonts na alam nyo? So, ako, punta tayo muna dito sa may plus sign. Hanapin yung text. Then, yan na. Pop up yung text. So, type nyo lang dyan kung ano yung gusto nyong i-wording sa inyong thumbnail. So yung sa akin is Happy Halloween. Happy Halloween.
Christmas. Halloween. Yun. Yun na. Yun ang ating wordings. So, kung hindi ka satisfied sa kanyang fan, punta tayo dito sa letter na option. Letter A. So, punta tayo doon sa hanapin lang natin po yung yung font. So, yung font is marami siyang pagpipilian na fonts. So, ako, dahil hindi ko ma-explore, nag-download ako ng mga fonts na wala dito sa ating Excelab. So, may other fonts. So, yung gusto ko yung pang-horror talaga. So, nakita ko itong Space Junk Junker. So, yan. So, yung orientation ng ating yung alignment ng ating words at yung sentence natin, dapat i-center natin siya. Ayan. So, adjust lang kayo konti sa size. Ayan. So, ano pa bang dapat gawin? Kita natin na puro lang siya puti. So, lalagyan natin siya ng stroke. So, hanapin natin dito sa letter A na option yung stroke. Ayun. So, lagyan natin siya para ma-thicken yung kanyang outline. Ayan. So, ayan, nalagyan na natin siya ng stroke. So, next is ang shadow niya. So, mas gusto ko yung siguro yung yun, nag-glow up na shadow. Siguro mag-add tayo muna ng another 2000 siguro. 2022. So yan, meron na tayong ilagay natin na 90% na patapos na thumbnail para sa ating Halloween concept na thumbnail. So kayo nang bahala kung lalagyan nyo pa ng mga bats o mga pumpkin yung design nyo. So ako, meron naman tayo dito sa mga emoji natin, eh, di ba? So maglalagay tayo ng emoji na pumpkin or pwede rin yung bungo. Hanapin na natin yung pumpkin para Halloween na Halloween talaga. Yun. So, yan. Meron na tayong finished product na thumbnail for our Halloween concept na content. So, yun lang, mga Supri. Thank you.